look at them. They could have been our children. You know, I'm a little fuzzy. Sorry. Will you please excuse me? I never be a substitute. Ko kayang palitan ng isang babaeng mas mabata pa sa kalapati. Do you remember the last time that we danced? You're so beautiful, babe. I'm so lucky to have you. When you left, it was so lonely. Selene was there. I got attracted to her, yes. She helped me move on. I am grateful to her for that. I'm just one of her men. Does it matter now? He came back. Selene helped me move on. I'm grateful to her for that. But it's you that I love. I want us to get married. You still want that, babe? You still love me? I deserve it. Doesn't matter now. I'm going to do everything to make you love me again. Enough for you to be my wife, and we can build a life together. Uy, kaya ng kahin, ha? Oh! Kamusta naman ang babaeng naiwanan sa dance floor? Kamusta naman ang babaeng kung sino-sino na lang ang kasayaw sa dance floor? Oh, I am enjoying myself tremendously. Ikaw nag-enjoy ka ba? Oh, I suppose you are.
bihira yung mga ganitong pagkakataon para sa'yo, di ba? Sayang nga lang, nahilo si kuya. Naputo lang iyong kaligayahan. After this party, mawawala ng karir ang nag-design ng gown. Your daughter looks as sweet as you. Mababa talaga ang taste. Hindi mo alam ang real meaning of elegance. Kaya hindi ko ma-appreciate ang gown mo eh. Excuse me. Dahil bang gusto makipagsayaw sa akin eh. You happy, Jackie? Yes, Dad. I'm so happy. Sayang nga lang kasi dumaan lang si Mommy. Siguro, ayaw rin niya ako makasama. No, it's not that. Baka nahihiya lang siya. Sa bagay, dapat lang talaga mahiya siya. Dad. Okay, sorry. Let's not talk about her. You know, I was looking at you and JB a while ago and she looked good together. Mm-hmm. Bagay pa rin kami? Yeah. Perfect kayo sa isa't isa. Alam mo kung ako masusunod kapag niyaya ka uli ni JB magpakasal, oo ka agad ang isagot ko. Pinanindigay mo na ba ako? Eh, kung pwede nga lang eh, akin ka na lang. Prinsesa na lang kita habang buhay. Pero na, alam kong hindi pwede. Dahil magmamahal ka rin. Maswerte na rin lang ako dahil kilala ko yung lalaking pinili mo. Kasundo ko ang pamilya niya. Alam ko ang pinanggalingan nila. Anak, ang gusto ko, huwag na kayong magkahiwalay ni JB. Nakuha niya na ang tiwala ko. Ayoko na magtiwala pa sa iba. Hindi na pala ako pwede makipag-break kay JB. Botong-boto ka na sa kanya eh. Talagang hindi. Dahil sanay na akong siya lang ang kahati ko. At kung hindi rin lang si JB, anak, hindi na kita pahihiram sa iba. Let's go, Jackie. So when are you leaving, son? As soon as I've covered all bases at work. You've made the right decision, son. Masayang-masaya ang lahat sa pagsalubong sa pagbabalik ng nag-iisang anak ng bank mogul na si Don Fidel Madrigal. Sa isang malaking party bilang selebrasyon, pinasalamatan ni Jackie Madrigal ang lahat ng dumalo at ilang espesyal na tao sa buhay niya, kabilang na ang kanyang kasintahan na si Jaime J.B. Perenguer. Kahit i-rewind ng i-rewind yung buhay ko, ikaw na ikaw yung pipiliin ko. Kasi it's you that I love. Sa'yo ako pinakamasaya. Gusto ko, dumating na nga yung araw na lahat-lahat ng pangarap mo dyan sa puso mo, matupad. Basta, kahit na anong mangyari, kahit gano'ng kahirap, mangangarap ka, ha? Mangangarap tayong dalawa. Sabi mo noon, dalawa tayong mangangarap.
Paano ba to? Ako na lang mag-isa ngayon. Dahil... kayo na ni JB. Kayo ng dalawang sabay na mga ngarap. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko bibitawan ang pangarap. Magsusumikap ako. Magpapakasipag. Para umulad ang buhay namin. Ikaw pa rin ang gagawin kong inspirasyon. Habang buhay ako mapapasalamat sa konting panahon na ipinahirap sa akin. Na nagmahalan tayo. Pero hanggang doon na lang, princess. Hanggang sa pagiging inspirasyon na lang. Sa pasasalamat. Dahil okay na ako. Okay na ako ng masaya ka. Okay na ako ng kasama mo na siya. Pero para makapagsimula ako ulit. Para muli ako makabangon. Kailangan ko ng isa rin sa ating dalawa. Kakalimutan ko ng pagmamahal ko para sa'yo. Ibabalik na kita kay JB. Sa kanya nang unang nagmahal sa'yo. Bahalap na, Jess. Siguro talaga hanggang dito na lang. Swerte ka talaga, manak sa tatay mo. Gumanda ka eh. Sa akin, wala ka namang mamanahin eh. Wala ka namang makukuha sa akin kundi lahat ng panlalait ng mga tao. Kaya masaya ako dahil hindi tayo magkamukha. I'm nothing without your Tito Fidel. Ma, huwag mo naman ako agawan ng moment. Ako itong aalis papuntang Amsterdam eh. Hindi ka kasama doon. Ako lang yun. Yan ang minana mo sa akin. Magaling ka mag-asal. Tumahog sa akin si Jackie kanina na. Before the party. Sabi niya na mag-ingat ako kasi biyahe. Tatawag daw ako pagdating ko doon. Siyempre, nalaman ko na rin yung latest na susunod sa kanya sa Amerika si JB. Celine. Nakakatawa, diba? Kasi ito ako habol ng habol kay JB. Si Jackie, hindi naman tumatakbo palayo, pero habol ng habol naman sa kanya si JB. Sa bagay, masura naman talaga ako kapag ipinagtabi mo kay Jackie. Anak, don't say that. Ma, alam mo bang bago pa siya bumalik? Nakita ko na siya. Nahawakan ko. Nakausap ko siya. Alam ko na buhay siya. Pero wala akong sinabihan. Takot ako. Wala akong pakialam sa feelings ni Tito Fidel. Sa mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil natakot ako na baka mawala sa akin si JB. Talbahe ko, diba? Tapos, iniisip ko pa ngayon na ako yung kawawa. And I really have no right to think like that. Kasi
Ang totoo, I deserve siguro everything na nangyayari sa akin ngayon. Anak, everything happens for a reason. Yeah, right. And everything has a purpose. Ma? Siguro pag malayo na ako kay Jackie, kay JP, makakalimutan ko rin ang lahat. Magiging masaya din ako. According to our findings, Jackie has sustained multiple trauma in her brain's anterior left hemisphere. Though it shouldn't alarm you too much, it has no effect in her motor skills and intelligence. The only detected problem is the memory loss. As of now, the best thing to do is rest. I'm going to schedule a psychiatrist to meet her in a few days to help speed up the healing process and to detect other problems that Jackie may encounter in the future. Ano naman kaya nangyari kay Mommy? MV Princess of the Stars is sailing smoothly. I would like to congratulate you, Jaime, for a job well done. Soon I will be able to retire and you will take over the company. Oh, break muna! Boom! Tinali mo na ba yan, Luyan? Ano ba
Amen. 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 Okay. Father. Father. Yeah. Father. 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 Hello po, tita. Ayan. O, oh, dadu. Napigay po kayo na ako. Ano? Sibok na tayo. Sige na. Aray, kuy! Oo, oh, kuy! Oh, kumain ka na. Mag-apot na di ka makain eh. Jacqueline, kararating mo pa lang, unahin mo na kagad yung business mo yan. Planado na ba yan? Are you sure mababalik ang investment mo? Pinag-isipan ko na mabuti to, Dad. And I'm super excited, Miss Reid Gardens. Bago pa ako umuwi, nasikaso ko na lahat ng contacts ko. Jacqueline, hindi enough yung mga short courses na kinuha mo sa Amerika para maging successful ang business mo. Isa pa, hindi pa kita pinapayagan sa mga gusto mo. Hindi pa kita pinapayagan na magtrabaho. And I'm sure hindi rin papayag si Jamie sa mga gusto mo. Dad. I want to have my own business. Yung sa akin lang. Gusto ko, may mapatunayan ako sa sarili ko. Tsaka ayaw mo ba nun? Business-minded na ang uni kailha mo? Dad? Ma'am Jackie? Well, yay! Hi! Miriam, na-miss ko kayo ito! How are you? Ay, naku, may mga pasalubong ako sa inyo. Kukunin ko sa car, mama. Ay, talaga! Naku, thank you so much! Come in! Miss Jackie, okay na po lahat ng things niyo. Eh, ayos na po. Naku, salamat talaga at andito na kayo ulit. Magkakabuhay na naman ang bahay. Yes. Mm-hmm. Si Heidi ng buwan na naman. Wait, nagustuhan niyo ba yung mga pasalubong ko? But of course! Thank you so much. Naku, super gustong-gusto ko. Thank you, Miss Jackie. You're welcome. Yeah, baka matulog muna kasi medyo jet lag pa ako eh. Pero paki-off na lang yung music kapag nakatulog na ako, ha? Okay, sige po. Okay. Sure ba, Miss Jackie, no problem. Okay. Thank you. Taas ang grades mo dito sa exam mo. Eh, kakayaan mo naman kasi may tao na magbubulong sa akin para makapag-aral ako. Hindi ako pag-iigihan. Babagsak pa ako. At saka, manong ko ka. Dalawang buwan na lang ho. Makakatapos na rin ako. Saya ako para sa'yo. Salamat ho, manong ko ka. Sa lahat mo ng tulong nyo. Sa lahat mo ng kabutihan. Saka ako pala, ito yung bayad ko sa pinandagdag yung sa tuition. Ito mo nabayaran. Baka wala kayong panggastos. Saka mo nabayaran pag nakapamasada ng si Pong. Ay, hindi ho. Okay na ho yun dahil nakapag-overtime naman ako sa talyer eh. Kaya kunin nyo na ho to. Meron pa naman akong titira ng konting ipon. Nakakahiya lang ho kasi sa inyo dahil dami yung nagtulong sa akin. Hindi ko nang hawalang paano ako makakabayad sa inyo eh. Pero wag ho kayong mag-alala. May tatakbuhan. Mabuti naman, dahil hahatingin kita. At saka yun ho nga, pinagdagdag niyo para ho mapili namin yung bahay. Uhulugan ko sa inyo. Babayad ako kada sweldo. Makita sinisingil eh. Saka, ligaya naman ako at sa inyo napunta yung bahay na yan. Patiran ho ako, masayang-masaya. Lahat ho kami, kayong mag-aama. Dahil ho, imbis na paalisin kami dito, pumayag yung may-ari na bilang namin yung bahay. Hirap po kasing umalis dito dahil marami ng magandang alaala ng nanay ko dito eh. At saka ho, tiyak, pati yung nanay ko, abot-abot ang saya dahil ho, maganda ng buhay namin ngayon. Pati ako sasabihin ng nanay mo, sayang, dahil hindi niya nakita yung bago niyong electric fan. Siya nga pala, papansin ko, hindi mo nasuot yung pintas. Ay, wala, nawala na ho kasi.
Nawala? Binala mo? Pinamigay ko. Pinamigay kanino? Di ba sinabi ko sa'yo ingatan mo? Ingatan mo, hindi ipamigay! Hello? Good morning to the most beautiful woman in the world. Good morning, babe. Kumusta ka na? May jet lag pa ba? Wala na. Dapat wala na. I have so many things to do and... Ang dami kong gagawin today. Ang dami kong asikasuhin. Ko din. We just got settled sa bagong bahay namin. Hey, babe. Huwag mong kalimutan ang dinner natin tonight, okay? Promise. Well, I'll see you. I love you. Love you too. Sir. Good morning. The best coffee for the best dad. Mukhang maganda ang gising ng anak ko, ah. At bis na bis pa. Ang aga-aga, anak. Where are you going? Pupuntahan ka lang sa mommy, dad. Eh, bakit, anak, kararating mo lang, ah? At I was really tired yesterday, so hindi ko nagawa yung mayon. Kaya ngayon ko lang gagawin, Dad. Don't worry, maaga akong uwi, okay? Dad, I really have to go. I'll see you later, okay? Okay. Love you. Bye. Love you. Si Shirley, naku, wala na kaming balita mula ng palayasin sila dyan. Pinalayas? Yes po. Mga alin na ba na siguro? May patara sila ng sirahan. Wala na sa kanto. Alam niyo po ba kung saan sila, nakatira ngayon? Sino po nakakaalam? Yan po, sa pangalang bahay. Diyan po kinaalim ka. Jackie, anak. Tana. Tana. Kumusta ka, ha? Namiss kita. That's good to hear. Kamusta ang operations ng kanya? Mom, there's nothing to worry about. I hope your Mama G is not giving you a hard time. Okay na, okay lahat dito na. Relax. Okay. I'm just so glad you're holding the reins quite well. Let you know pag nagka-problema. Yes, Mom. Bye. JV, what's this all about? I was in the middle of a very special meeting nung sinundo ako ng dalawang ito. Can't this wait? No. Tungkol ba talaga saan ito at mukhang hindi ka magkapagantay? Mr. Villian, the management is not stupid. I certainly I'm not stupid. Who are all these people on the payroll? How long have you been stealing from us? What are you talking about? You know exactly what I'm talking about. Nakafix ang signature mo sa mga reports na yan. Don't even dare deny that you had nothing to do with it. Maybe
And please, please. Your services are no longer needed, Mr. Miller. You're fired. Soon, I'll have you thrown in jail. Will you, escort Mr. Miller out of the building? Hi, darling. As I was telling, all my amigas would love to have you as their landscape artist. Don't forget my 10%, ha? Yeah? Kagagaling mo pa lang sa stage, parang ang dami mo ng problema. Naalala ko lang si Mori. Oh! Why? What happened to Huni? Ayaw mo naman ako eh. Pag daddy mo tsaka mami mo, hindi ako nakikialam. For my own peace of mind. Hindi ko lang kasi inaasa at maaabutan ko siya. I mean, namiss ko lang siguro talaga si mom. I think I better go now. Malayo pa kasi ang haven eh. Dadalawin mo si Celine? Para nalang kung tapos na ba ako sa dito ngayon sa buhay ko. Nakakayaman aminin. Hindi ka po sa pagmamahal. Just like any other addiction. Over my life. Pero alam niyo, kung meron man isang bagay na sigurado ako para sa ating lahat, healing is a daily struggle. Pero yun naman ang tama, di ba? Pinipilit naman natin magbago eh. Dahil gusto din naman natin maging masaya. Hanggang sa makakaalabas ulit tayo dito. Hanggang sa pwede na natin ipagpatuloy yung buhay na iniwan natin. Maging na pala dito sa The Haven. It's much like a resort. Oh. You must be letting it here, Celine. Oh, thank you to Kuya Fidel, no? At natanggal si Celine dito. Actually, this place is doing Celine a lot of good, no? Siguro marami ka ng friends dito, ano, Celine? Kasi knowing you, sobrang friendly mo yun, di ba? Oh, actually, marami nga akong kaibigan eh, mga suicidal, addict, alcoholic. Masaya! Masaya! Masaya siya. Alam niya, ano kasi, meron pa akong activity later, so I have to rest. Good night, Celine. Night. Anak, gusto kasi talaga niyang makita ka. Hindi naman ako pwedeng humindi. Pamela, ilagay ko yung sanili ko, diba? Dahil galit ka pa? Hindi. Hindi ako galit kay Jackie. Tapos na yun. Tapos na ako doon. Tsaka wala naman akong dahilan, diba? Magpinsan kami at nag-usap kami.
Kung ano man na nangyari sa akin noon, lahat ng kapalpakan ko, pinili ko yun. Look, Celine. Balang araw, aalis ka rin sa lugar na to. And when that time comes, gusto ko sanang mapasiguro na kakayanin mo. Ayoko nang bumalik ka dito. What are you saying? Hindi huminto ang pag-ikot ng mundo nung pumasok ka dito. You have to move on. Bakit? Sino ba nagsabi na hindi pa ako nakakapag-move on? Tanggap ko na yun. Tapos na yun sa akin. Tapos na yun. Don Fidel wants nothing but the best for this wedding. I'm sure excited ang buong pamilya. Si Celine ba pupunta? Well, I guess. Pupunta naman siguro siya. Kasi alam mo, malapit na yung kasal and hindi ko pa siya nasusukatan. You know, baka kasi hindi sila pinapalabas doon. You know, sayang si Celine, no? Parang wala. Celine is doing all right. Hindi siya nasayang. Anyway, Miss Jackie, naunahan ba kayo ni Tita Imelda nyo to get married? Kailan man totoong kasal niya ni Mr. Berenguer? Can I see her design? Ayun, nandun sa dalawa. Ay, Miss Jackie, to. Okay na ako. I'm fine. Wala na akong savings at partying or drinking. I sleep soundly at night. I'm productive during the day and I've never been better in my whole entire life. But Brian, hindi ibig sabihin nun eh, kaya kong ibalik ang lahat sa dati. There are bridges that need to be burned. At kahit nasabihin na natin na tatagal ko man yung loob ko, pero man kaya ibalik ang lahat sa normal eh. Di ibig sabihin nun na kaya kong mapalapit sa kahit na sino sa kanila. Magsa-start na rin yung production ng mga kubo, pati na rin yung mga halaman sa greenhouse. And soon, I'll be able to set up my own office inside the garden. So, ano sa tingin mo, Dad? That's good. Yeah, that's very good. Thank you. Alam mo naman siguro yung garden business mo. Yan. Okay. Kinasal na kayo ni JV. I want you to focus on your energies sa pamilya mo, sa magiging pamilya mo, sa asawa mo. I still want you to be a good wife to your husband, a good mother to my future grandchildren. But Dad, what if ayoko lang maging wife and mother? What if I want to make something more of myself. Dad, ayoko lang matula dun sa mga babae na kapag naghiwalay na sila ng mga asawa nila, wala na silang mapuntahan. Niwala silang sariling pera or properties. Niwala silang sariling pangalan. Kagaya ni Mommy. Raglin, pinalaki kita ng maigi. Hindi ka mahiga. Being a good wife to your husband or a good mother to your children doesn't make you a lesser person. Hindi ko maintindihan kung bakit mo kini-question lahat ng yan. Ngayon. Alam mo ikaw, Kalay, maaari ka pa nag-library ka eh. Eh, naglaro ka ng pandam mo. Sino yun naman?
Eh, malapit na yung bayaran ng tuition fee. Kailangan na natin pursige. Graduating na tayo. Buti ka pa, maganda yung pinapasukan mong talyer. Oo na, sige na. Alam ko na yan. Baka pumahapa ng lugar dito. Ano kasi, sa akin lang naman. Kung makakaiwas ka na umuwi ng ating gabi, umiwas ka. Kaya ka nadadahil ng mga manyak sarsate. Hi. Si engineer. May care sa akin. Love mo ako, no? Siyempre. Para ka naka, batang, pati. Ay, hindi mo, pagtatagaan ko na yan, gutom na ako eh. Ah, ano nga, alam mo, may-ari lang yan eh. Damot mo. Ang hilig mo sa libre talaga. Nagsusungit kami, dalawa, no? No. Ewan ko sa'yo. Alam mo, tutuyo din, tugo ko sa'yo para ng dried mangoes ko. Tikol, huwag ka lang eh. Alam ko, masamang pag-isipan ng masama si Daddy, pero nararamdaman ko talaga na meron siya kanilaman dun sa nangyari kay Mom. Jack, unfair na pagsuspeksyahan mo ang daddy mo na munang basihan. Alam ko. Alam ko sasabihin mo yan, kaya hindi ko na dapat binanggit. Pinuntahan ko nga pala si Celine. She's doing fine. Oh, okay na siya. So, hindi ka nagalit sa akin? Kaya mo na dinala si Marcia para batiin kita. Ha? Of course not. Hmm, kulari ka pa dyan. Naku, yung daddy mo, Marcia, o ginagamit ka pang peace offering, ha? Pero, thank you, Brian, ha? Sobrang namiss ko tong baby mo, eh. I'm just happy to see you smile again. Nung nakita ko sa yung galit kagabi, parang naalala ko yung first time na dinala ka dito. Galit na galit ka sa mami mo. Actually, parang lahat ng tao kaaway mo eh. Parang pinaparusahan ka. Well, nung panahon naman niya yun, talagang galit naman ako sa lahat ng tao eh. Tsaka yung lugar na to, yung sa kanya ko'y bungal. Now I'm thinking. Naisip ko na rin magtayo ng establishment tulad ng ganito eh. Actually, tinayo ko to for my ex, si Maui. This is all for her. She passed away like 2 years ago from a drug overdose. Hindi ko siya natulungan kahit gusto ko. Maybe at the time, I didn't know how to. Kaya sinusubukan mo makatulong sa iba para makabawi. No, I don't wanna sound too heroic, really. No, sa totoo lang, lahat to ginagawa ko more for me. And for Marcia, of course. Para sa amin dalawa na to. Brian, thank you. In some way, utang na loob ko to sa'yo. O, kumusta na si Angel? Okay lang. Uy, bago na damit niya. Very. Ano ka? Ayos na mo yan. What? Stop, stop. Kikipal ka sa bako. Salamat ha. Isang araw. Diyan ka na. Kaya naman kung pamibigyan ko lang sa'yo. Hindi siya kadaalam na lang. Bakit ang patana? Babawi. Salamat po sa pag-aaralan niyo. Pero hindi mo na. Pare, ako na dyan. Sabi ni boss, punta mo yun. Kaya masilan yung kliyente natin. Yup. Tapos na naman yun eh. Bukas, dahil lang ako.